pagkatapos po naming matesting na humiga sa tubig ng Dead Sea na lumulutang kahit di lumalangoy, mula po naman dito ay maglalakbay kami patungo po ng Qumran Cave. Ang amin pong lalakbayin ay abutin po ng 67.1 kilometers, 53 minutes travel time, at babagtasin namin ang gilid ng Dead Sea hanggang Qumran Cave. Alam niyo po bang ang Dead Sea ay nahahati sa dalawang bansa? At ang boundary niya po ay nasa gitna, pag-aari po ng Israel ang kaliwa at ang nasa kanan po ay ng bansang Jordan. Umpisa na po ng paglalakbay mula sa aming pinanggalingan. Ito rin po ang way papunta po ng Jerusalem. At napakaganda po ng tanawin. Kung napapansin po ninyo, ang bato sa dalampasigan ng Dead Sea ay kulay puti sapagkat nababalot po ng asin. At pagka ikaw po ay nasa dalampasigan ng Dead Sea at humahangin, huwag ka pong magkukuskus ng mata sapagkat mahapdi. Kaya dapat maghilamos ka agad ng fresh water. Naliligo ka sa Dead Sea o lumalangoy, ingatan mong huwag malagyan ng tubig ng Dead Sea ang iyong mata. Sa paglalakbay sa daan, marami ka rin makikitang magagandang tanawin. Nakakaiba sa ibang mga lugar na aking mga narating. Kakaiba sa Brazil na puno ng mga puno ang mga bulubundukin. Subalit dito sa Israel, lalo na partikular dito sa dako ng Dead Sea, walang puno ang mga bundok. Para kang nakarating ng ibang planeta kagaya ng Mars. Ang kadalasang puno na makikita ninyo dito sa malapit sa Dead Sea na tumutubo ay nabubuhay sa mainit na panahon ay ang puno na namumunga ng napakatamis na prutas. At ito ay walang iba kundi ang dates. Nakikita niyo po yung mga bunga nakabalot. Meron pong mga truck. Hindi ko lang po alam kung binabalutan nila yung mga bunga or kung inaani na nila ang mga hinog na dates. Alam niyo po bang ang dates ay isa sa tinatawag nilang food for the brain? Dahil sa dami ng vitamins at mayaman sa nutrients. At masarap iulam sa kape kasi napakatamis niya. Maganda silang tanawin dahil sa kanilang pagkakasunod-sunod at halos magkakapantay ng laki.
At sa lawak ng lupain dito sa parte ng Dead Sea, ito lang ang klase ng puno na nabubuhay dito na namumunga. Wala pong ibang prutas o gulay na tumutubo dito dahil sa napakainit na panahon maliban dito sa puno ng dates. Malapit na po kami sa Qumran Cave. Papasok na po kami sa entrance ng Qumran Cave. At dito po ay mayroon pong entrance fee. Bayad po rito ay nagkakahalaga ng 25 shekels sa Israel currency per person. Makatakot mangiti mo. Andito po kami ngayon sa Israel at andito po kami sa lugar kung saan natuklasan noong 1947 yung pong tinatawag na Dead Sea Scroll, yung pong Bible na nakaroll, no? Dahil yung pong isulat kamay na original sa papyrus isinulat at yung po ay inilagay sa jar noong unang panahon at itinago dito sa kuwebang ito. Accidentally, na-discovery nung bata na nagpapastoran tupa ng sheikh. Maybe na to, no? Hinahanap yung tupa. Ayun, may tumulog ng kuweba. Tinamaan yata yung jar.
anak ko sa media, nakatago yung Dead Sea Scroll. Kaya ito ngayon ay isa sa mga naging tourist attraction dito sa Israel. Wala man lang kapuno-puno. Talagang desierto, wilderness. At nandoon naman ang Dead Sea. Dead Sea ang lowest place on earth. Yan tinatawag na lowest point on earth. Kaya ang weather po dito mainit. Pero maraming puno ng dates. Sagana sila sa dates. Yan. Yan pong kabilang bundok na yan. Yan po ang Jordan. Ibang bansa na po yan. Unfortunately, hindi po ako pwede magpalipad ng drone dahil bawal. Ito yung ilaw. Yun. Diyan po natuklasan yung mga jars na naglalaman ng Dead Sea Scrolls. 1947 kung kailan pinanganak si Brother Eli Soriano. Uwi na.